so hello everyone. For today's vlog ay mag-a-unbox lang naman tayo ng isang produkto na nakalagay naman sa aking thumbnail at sa aking title. At itong produkto na ito ay regalo lamang sa akin. I-unbox ko siya sa inyo and at the same time, ituturo ko sa inyo o ipaalam ko sa inyo kung ano yung naging improvised pailaw ko nung mga panahon na wala pa ako nito. So alam naman natin na ito ang pangunahing gamit ng mga nag-video na pailaw para mas buhay. Okay, so ganito yung itsura ng kahon niya. So sa mga umorder na din na ganito yung itsura ng kahon. Yung akin naman, yung natanggap ko ay gumagana naman. Wala namang kahit na anong issue. Naka-bubble wrap siya ng ganito. Ayan. So madami namang bubble wrap. At kapag kinuha din natin yung light sa loob ay naka-bubble wrap din. So ito yung itsura niya. Pabuksan natin. Okay, so ang kanya, meron itong dulo na ganyan. Ayan. USB cable. USB cable. And yung meron pang laman. So ang laman na to ay stand ito. Yung stand niya, kung mapapansin nyo, maliit lang. Pang table lang yung stand. So, stand. Stand talaga. Meron siyang ganito. So, malalaman natin mamaya kung para saan niya. Meron siya na to. Ito ay, obviously, cellphone holder. At, yun. Wala na. Wala nang laman sa loob. At yung pinakahuli ay, itong ating may paikot na ganyan. Sa loob ng box ay walang nakalagay na manual. So, gagamitin lang natin ng ating para i-assemble to. So, medyo magaling ako sa assemble. So, kung walang manual, so, titingnan lang natin, pag-uugnay-ugnay lang natin yung mga butas na meron dito. So, ito. Ayan. So, ito ah. Ito, meron siyang butas. Tapos, meron dito parang bahagi ng screw. At, ikot lang natin. And then ito, ayan, gumagalaw-galaw. Pero kapag hinigpitan mo to, itong parang pinipihit na to, ayan, ay humihigpit. So, tingnan natin mamaya kung ano yung function na to. Then, sa ring light mismo, meron ding butas at doon natin ipapasok ito bang isang. So, para lang, medyo alam ko, medyo familiar ako kasi meron naman akong tripod. Tripod ng camera, so familiar naman ako sa mga itsura ng sinusuotan. So, kung medyo bago ka lang. So, ayan. Panoorin mo yung ginagawa ko. And then, ito. Ganun agad. Pukunag lang natin. Pero, bago natin i-connect. So, may bilog. May butas na pabilog. So, ilagay ang bilog sa loob ng bilog. Yan, ipasok mo. Lock. Para hindi matanggal. O lumuwag kapag kinagalaw-galaw mo. Ito yung lalagyan ng ating cellphone. So, sa kasalukuyan, naka-charge ang aking cellphone. Pero hindi ko na itatry na ilagay yung cellphone. Kasi ayokong hinuhugot yung cellphone ko nang hindi pa puno. So yung lalagyan ng cellphone, kung makikita nyo yung position niya, pataas, ba? Diba? Pero, yung pinaka-cord na to, ay nabe-bend naman. So, ibe-bend mo siyang paharap na ganyan. So, ang mangyayari, mas naka-forward yung cellphone mo ng konti kesa sa ring light. So, hindi siya nakatapad. So, ipo-forward mo ng konti. Kasi there's no way para tumapat siya. Masyadong mahirap. So, ito naman, kanina nabanggit ko na may pinipihit dito. Kung ito yung stand, yan medyo malapit ako sa camera. Kung yan yung stand, so, at kung mapapansin nyo, yung posisyon ng ating ring light ay diretso. Kung pipihitin ko to, ayun. Babaloktot yung ring light. So, pwede mong iayos ng posisyon yung ring light. Ayan. So, hindi ko alam kung bakit. So, hindi ko alam kung gusto mong parang, ayan, parang kang nagsa-selfie, diba? Ayan, no, parang ganun, hawak mo. Tapos, ito yung cellphone, yan. Siguro parang ganun. So, kapag gusto mong nakatayo lang yung tripod mo,
Ayan. So, iluwagan mo lang ito at ipantay mo. Ayan. Ayan. Tapos, pigitin mo lang na hanggang sa humigpit. So, ayan. Meron na tayong tripod. Ring light. Ano ba? So, ngayon, dahil ito ay pwede namang isaksak sa USB port, so, kukuha lang ako ng power bank. Power bank ito ng aking cellphone. Okay, nalaglag yung aking pa-cortina. Try it lang natin. Why? Okay, hayaan mo na. Ayan. So, huwag na tayong mag-cortina at natatanggal. So, ngayon, kuha lang ako ng power bank kasi nga ay USB port naman siya. So, pinatayin ko yung power bank. Ayan, naka-on na siya. Nag-ilaw na. And then, meron ditong apat na pagpipilian na pipindutin mo. So, hindi ko na siya focus kasi ang nakalagay lang naman ay on and off button. Yung plus, minus sign at yung parang rotating sign. So, on natin. Uy, ayaw mag-on. So, i-on ko muna yung power bank. Ayan. Oh, so, tatapat ko siya sa ayan. Ayan. Parang orange. Orange to. Ayan. Kung makikita nyo, orange yung reflect, yung effect sa akin. Meron din naman na mas orange. Ayan. Medyo parang ito yung mga kulay ng ilaw sa spa. Ayan, sa mga massage spa. At ito yung parang fluorescent lamp. Parang LED light. Ayan, LED light or fluorescent light. Ito, ayan. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Ito yung panguna. So, tatlo lang. Ayan. So, mamili kayo kung ano yung gusto nyong kulay. And meron ditong hinaan at lakasan ng ilaw. So, ito, todo to. Todo na yan. So, hinaan mo. Ayan. Ay. So, hinaan mo yung light. Ayan. Magbabawas ng konti. Pero, tingnan nyo, ito pinakamahina at ito yung walang light. So, mapapansin nyo. So, may tulong pa rin kahit pinakamahina. So, ngayon, na-unbox na natin itong ating ring light. Ituturo ko naman sa inyo kung ano yung ginagamit ko na pailaw sa kasalukuyan. Ito pong pailaw na ginagamit ko ay hindi... Ito po yung gamit kong lamp. Pero kung mapapansin nyo, ayan, hindi sa akin nakatutok na paganyan. Kasi kung mapapansin nyo, kung itututok ko sa akin ng paganyan yung lamp, masyadong nakakasilaw. At kung mapapansin nyo, yung ilaw ko, ako lang yung maliwanag at yung paligid ko ay madilim. So, tinututok ko yan ng pag-ganon. Ayan. So, mapapansin nyo, doon nakaharap yung light, pero may liwanag pa rin ako. So, ngayon, aalisin ko naman yung isang bagay na nakatutulong para magkaliwanag ako. Aalisin ko ah. So, tingnan nyo yung magiging itsura ko. So, ayan. Ito yung itsura kapag nakatutok doon yung ilaw galing sa lamp na to, pero wala itong bagay na tumutulong para mag-reflect sa akin yung ilaw. So, babalik natin. And then, meron ulit akong ilaw. So, ano yung tinutukoy ko? So, habang dinademonstrate natin yun, gagamitin natin itong aking ring light. So, very light lang. Okay, so, papatayin ko muna to. So, wala na yung ilaw sa lamp. Nakapatay na. Ang gamit ko na lang ay yung ring light. So, ang tinutukoy ko na nakapagpapareflect sa akin ng ilaw mula sa lamp, mula sa salitang reflect, ay yung tinatawag natin na reflector. So, malaki po itong reflector na to. So, napo-fold ito. Ayan. So, pwede mo siyang i-fold. At, meron ako na to. Bakit ako meron na to? Binili ko ba to para talaga sa pag-vlog ko? Actually, hindi ko to binili para sa pag-vlog ko. Binili ko to para sa photography purposes talaga. Kasi, una talaga, kaya din ako merong camera, hindi rin dahil sa vlog, kundi sa photography purposes talaga. So, ever since binili ko yung camera kasi gusto kong maging, mag-aral sa photography. So, meron akong reflector kasi nakita ko sa mga napapanood ko na reflector talaga yung nakatutulong para maayos yung ilaw. Ngayon, itong reflector na to ay mayroong apat
na kulay. So, itong gold, itong white, itong meron pa sa loob na black, ayan, meron pa din, kung medyo gusto mo dramatic, black ka, and meron din silver. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung purpose o yung iba't ibang kulay ng reflector na to. Kasi ang ganda niya eh. Nabili ko lang siya for only 266 pesos yata. Yes, 266 pesos. So, ibabalik natin. So, papatayin natin tong ring light. Ayan. So, pag-ilaw lang talaga, ganyan lang. So, gagamitin natin itong gold na reflector. So, bubuksan ko yung ilaw sa lamp. See? Nakita niyo yung difference. So, ibang-iba yung reflect niya sa akin. So, ito yung gold na reflection. Ito yung white na reflection. At, gamitin naman natin. So, medyo hassle lang siya kasi tutupi-tupi mo. Pero, at the same time, ano siya, matipid sa space. So, kailangan mo lang talaga matipid. So, nakita niyo na yung white and gold na reflection. So, ito naman yung silver. Ayan. So, ito yung silver. So, ayan, mapapansin nyo na parang medyo yung kulay niya ay silver. At ito naman yung black. So, sabi ko nga sa inyo kung gusto nyo medyo dramatic. Ayan, diba? May nagbago ba? So, halos walang nagbago. Kasi usually, itong black ginagamit yung kapag ilalapit-lapit na gawin sa mukha. So, yun po yung ginagamit ko. So, ibalik na natin yung ring light para... Nag-away yung aso ko, teka. Okay, so nagbabalik ako kasi nag-away yung aso namin tsaka yung puti, nilaba ng aso, yung maliit na pusa. Okay, so yun lamang po para sa vlog na ito. Sana po ay meron kayong natutunan. So, ang matututunan nyo po siguro dito ay... Wala! Wala kayong matututunan kasi nag-unbox lang naman ako. Ilalagay ko po sa description box yung link kung saan ko binili itong aking reflector. Kaya lalagay ko lahat yan sa description box. Yun lang para sa vlog na ito. Maraming salamat muli. So, sana ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo naman, please like this video. And, syempre, mag-subscribe na din kayo kasi marami pa akong mga video na ilalabas sa inyo. Para masubaybayan nyo lahat ng iyon ay mag-subscribe na kayo. At, syempre, huwag nyo kalimutan din na mag-comment kung nagandahan kayo or meron kayong gustong ipabago sa aking mga ginagawa, suggestions, recommendations, and kung ano man gusto nyo. So, maraming salamat. So, yun lang para sa vlog na ito. Bye!